Magandang araw, mga bata. Ako si Teacher Christoph, ang iyong guro para sa edukasyon sa pagpapakatao. Bawat tao ay may tungkulin at responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat na kailangan niyang gawin at isakatuparan. Isa sa mga responsibilidad na ito ay ang responsibilidad na pangalagaan ng ating kapaligiran. Maging mapanuring tagapangalaga ng mga likas na yaman ng mundo. Kapag hindi tayo magmalasakit sa kapaligiran natin, tayo rin ang magdurusa sa bandang huli. Sa atin din mapupunta ang maraming basura, maruming hangin, maruming tubig at iba pa. Sa araling ito ay iyong matututunan ang mga paraan ng pagpapakita ng magagandang halimbawa ng pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran. Pagkakaroon ng malasakit sa kapaligiran sa pamamagitan ng pakikiisa sa mga programang pangkapaligiran at pagiging vigilant o mapanuri sa mga ilegal na gawaing nakasisira dito. Mahalagang maunawaan mo upang magamit mo ang mga kaalamang ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Pag-aralan ang mga sumusunod na larawan. Tungkol saan kaya ang kanilang ipinapakita? Tama! Ipinapakita nila ang mga responsibilidad na dapat mong ginagampanan bilang bata at mamamayan. Sa kabilang banda, anong pananagutan o responsibilidad na ba ang ginawa mo upang mapangalagaan ang kapaligiran? Paano mo ba mapangangalagaan ang ating kapaligiran? Ano-ano ang mga dahilan kung bakit patuloy na nasisira ang ating kalikasan? Ang pagiging vigilant o mapanuri sa mga pangyaring ilegal sa ating kapaligiran ay isa rin sa mga responsibilidad natin bilang tagapangalaga ng mundo. Ang pagiging sakim ng tao sa pag-angkin ng mga bagay na sobra sa kanyang pangangailangan ang nagdudulot ng kasamaan at pang-aabuso sa mga likas na yaman ng mundo. Ilan sa mga responsibilidad o pananagutan natin sa kapaligiran ay ang mga sumusunod. Una, pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan. Pangalawa, pagpapanatiling malinis ng daluyan ng tubig. Pangatlo, pagtatanim ng puno minsan sa isang taon. Pang-apat, pakikiisa sa mga programang pangkapaligiran sa pamayanan. Pang-lima, pagpapanatiling malinis ng paligid. At pang-anim, maging mapanuri sa mga nangyayari sa kapaligiran. Ngayon, tunghayan naman natin ang isang kwento at alamin ang epekto sa pangingisda ng paggamit ng dinamita sa pamamagitan ng pagkumpleto ng concept map na ipapakita pagkatapos ng kwento. Kawawang mga nilalang sa dagat.
Palubog na ang araw. Tahimik ang lahat ng mga nilalang sa kaharian ni Haring Neptuno. Bigla, dumating si Pating, ang lider ng pwersang militar ng mga nilalang sa dagat. Haring Neptuno, nakakita ako ng dalawang bangka na maraming lulang mangingisda. May dala silang mga dinamita. Papunta sila sa gawing ito. Pag-uulat ni Pating. Ano? Dali! Lipunin lahat ng nilalang sa dagat at dalhin sa ligtas na lugar. Utos ni Haring Neptuno. Tinipon ni Pating ang lahat at dinala sa kanilang taguan. Kawawang mga nilalang ng dagat. Mawawala na sila ng pagtataguan pagdating ng panahon kung magpapatuloy ang mga mangingisda sa paggamit ng dinamita. Baka mamatay tayong lahat. Pagdadalamhati ni Pating. Samantala sa di kalayuan, naliligo si Tulingan at ang kanyang anak. Wala silang malay sa nakaambang panganib. Nasa lubong nila si Talakitok. Oh, pinsang Tulingan. Mukhang masaya kayong lumalangoy. Yan na ba si Tuling? Ang laki mo na. Pagbati ni Talakitok. Oo, pinsang Talakitok. Dadalhin ko ang anak kong si Tuling sa ilang magagandang lugar kung saan maaari siyang lumangoy. O sige, pinsang Talakitok. Magkita na lang tayo uli. Tugon ni Tulingan. Sige, pinsang Tulingan. Mag-iingat ka. Paalala ni Talakitok. Salamat, pinsang Talakitok. Dali ka, Tuling. Pumunta tayo roon, sabi ni Tulingan. Ilang saglit pa, may napansin si Tuling. Inang, tingnan mo po. May mga nalalaglag na mga bagay. Ano po ang mga iyon? Tanong ni Tuling. Huwag na huwag mong lalapitan ang mga iyon. Dali ka, Tuling. Basta sumunod ka sa akin. Babala ni Tulingan. Hindi kaagad sumunod si Tuling sa kanyang nanay. Hindi niya mapigilang lapitan ang mga bumabagsak na bagay. Ano ito? Para saan kaya ang mga taling to? Sabi ni Tuling sa sarili. Napansin ni Tulingan na wala sa likuran niya si Tuling. Nawawala si Tuling! Saan siya nagpunta? Dapat akong bumalik at hanapin siya. Sabi ni Tulingan sa sarili. Pabalik na si Tulingan nang magulat siya sa isang malakas na pagsabog. Nako! Doon nang mula sa pinanggalingan namin ang pagsabog. Baka doon naiwan si Tuling. Tuling! Anak ko! Paiyak na sabi ni Tulingan. Ngayon, kumpletohin natin ang concept map base sa kwentong napanood. Gawain sa pagkatuto. Basahin ang mga sumusunod na pahayag. Sabihin ang salitang tama kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagiging vigilant o mapanuri sa mga illegal na gawain sa kapaligiran. At mali kung hindi.
Hanggang dito lang muna mga bata. Sana ay natutunan ninyo ang pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran. Kita-kits sa mga susunod pang mga aralin. Hanggang sa muli, paalam!